Hi mga ka-ventures! Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Welcome to my next episode. And today's episode, meron po tayong guest. Isa po siyang aspirant YouTuber at malapit na pong ma-monetize ang kanyang YouTube channel. Walang iba kundi si Kakay Sam. Kakay Sam, hi ka naman sa ating mga viewers. Hello mga Kay! Ayan. So ngayon, mag-usap-usap tayo kung interviewin natin siya kung ano po yung ginawa niya para malaman natin, para makahingi tayo ng mga advice kung ano yung dapat natin gawin. So, Sir Sam, simula nang nag-start kang mag-vlog, ano yung naging dahilan bakit mo napasok si YouTube? Ayan, ang channel ko, it's nag-start ng 2019. Meron lang tayong 64 subscribers at 25 public watch hour. Pero naging active tayo last year nung pandemic. So parehas para tayo, sir. Nag-start ako din kasi na mag-vlog nung pandemic lang. Ngayon nga lang sa'yo, mas matagal sa'yo, pero inactive ka. Oh, inactive. Diba? So ngayon po, nung nag-start din po akong mag-vlog, dahil nga po wala akong magawa dito sa bahay, boring kasi tatlong buwan ako na na-stuck dito sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa ko lang ay trinay kong pasukin si YouTube. So, nag-start po akong mag-upload ng vlog ko, ng mga videos ko way back July. July ako nag-start. Last year. So, ang unang ginawa ko doon, nag-promote ako. Siyempre, nakakatuwa pag marami nang nagsusubscribe sa channel mo. So, ngayon, nung nakita ko nang tumataas din po yung mga subscriber ko, tinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon. Pero, nag-stop po akong mag-upload ng video nung nag-start ulit kaming mag-work. Pero sa awa ng Diyos, nag-start ulit tayo ngayon, February. Naka-back ulit ako, kaya so ayun, nakasama ko ngayon si Sir Sam. So ngayon Sir Sam, balita ko magmo-monetize na. So ano yung mga pieces of advice na pwede mong ibigay sa akin as small time YouTuber? Ayan, una nating titingnan kapag magmo-monetize tayo. Syempre yung ating subscribers na dapat 1,000 at yung ating public watch hour na 4,000, mas better. Mas sobra sa 4,000. Ang watch hour. Ang public watch hour natin. Kasi nga nire-review ni YT. And then, importante pangalawa yung copyrights. Okay. Napaka-importante. Meron naman sa isang settings to, makikita mo kung may ka-copyrights tayo. Sir, speaking of copyright, anong ba ang madudulot kung mayroon kang copyright sa YouTube? Dalawa. Una, pag tayo ay magmonetize, syempre hindi tayo mamonetize. Dahil sa copyrights. Pangalawa, kapag monetize ka naman at may copyrights ka, yung hindi ka babayaran ni YT dun sa ads mo kasi nga copyrights. Nababaliwala. Pag nag-monetize na. Dun sa video lang na yun. Yun lang sa video na yun. What if yung video na yun ay yung pala yung magiging trend? Mga sumikat, sayang sa yung effort. Kaya kailangan ako, simula nung tinignan ko yung mga videos ko, kasi Maki, ang videos ko as of now, nasa 400. 400, ang dami, no? Wala pa sa kalingkingan ko. Kasi ang videos ko na na-upload na ngayon is so far is 15 videos pa lang. As of February, anong date ngayon, sir? February 21. So, yun yung videos ko pa lang na na-upload. So, ngayon, sir, dahil napunta tayo sa copyright. So, ano ba yung nagiging cause bakit tayo nagkakaroon ng copyright? Yan, unang-una, music talaga. Music, napaka matindi ang labanan ng music. Kaya nga, kung makikita nyo ang aking channel, mga K, wala talagang music hanggat mare. Merong mga seconds lang yun, pwede ina-allow yun. So, di ba sir, meron naman mga ina-upload sa YT na no copyright claims na music. So, pwede natin ganyan. Yun, yung allowed. Basta about dun sa music, galing kay YT, allowed yun. Allowed na allowed. So, and then, yung copyrights pa, kasi ako, mga kay, na-encounter ko, meron kasi akong dating company. Itong company ko, ako yung first time na nag-vlog dun sa kanilang company, tsaka sa kanilang mga products. Ngayon, na-review ko, nagkaroon ako ng copyrights gamit yung kanilang yung ginamit kong video sa kanila. Kaya be careful mga Kay, lalo na kapag mag-endorse tayo ng isang product. Kasi posibilidad na, hindi ko alam, na-question mark sa akin, paano nagkaroon ng copyrights yung videos na ginawa ko dun sa ganung company na yun, di ako lang naman ang gumagawa nun. Pero, baka pwede i-click. Pwede po ba yung company po ba na yun is kilala na ba? Or hindi pwede naman kasi mag-claim eh. Paglalo na kapag kilala business. Na ba?
kilala na ba yung company na yun? Oo, kasi ongoing naman eh. Kaya siguro sir, I think dahil po nagkaroon tayo ng copyright doon, dahil kilala na yung company. So isa kasi sa tinitignan ko din na dahilan kasi nagkaroon ako ng copyright nung nag-upload ako, nagkaroon ako ng copyright. Meron kasing maliit lang kasi din na detalye dahil kahit kunting-kunti lang talaga na music na maririnig ni YT at merong nag-claim ng copyright na yun, i-atatag as copyright claimed na kasi sa ano mo. Uh-huh. So I think dun sa ano mo, sa video mo na may company kasi, siguro nag-claim, may cleaning. May nag-claim. Dun, may nag-claim. Kasi nga kilala na yung company. Uh-huh. Na. Tapos so, pangatlo, yung bata. Napaka-importante talaga na ang bata. Hanggat mari maki, kapag nasa legal age tayo, it's iwasan talaga natin na meron tayong kasamang bata. Kasi may, syempre, yung bata kasi another program yun ni YT. Uh-oh. May kids YouTube kasi. Yan, maki. So, ayun. So, sir, is it advisable ba na mag-re-upload tayo ng videos coming from YT? Hindi. Ay, depende. Para saan kasi, ang lagi ang sinasabi, hindi dapat. Hanggat mari, hindi dapat. Pero may narinig kasi ako, sir, na pag nag-upload tayo ng videos galing kay YT, hindi naman. Allowed naman siyang i-upload, pero hindi ka agad-agad ma-monetize. Yun nga, yun. Kumbaga parang bakit mo papayapan yung sarili nga. Mo? Diba? Kaya nga sinasabi nila hanggat maaari, pag videos mo, wag ka, sabihin na natin ito yung trend, kinapi mo. Tumaas ang subscribe mo, mataas ang public watcher mo, pero at the end of the day, ikaw rin ang magsisisi sa bandang huli. So ayun mga ka-ventures, kung gusto nyong mag-vlog, wag kayong magre-re-upload ng mga videos coming from YT. Kasi isa rin po yan sa dahilan kung bakit tayo magkaroon ng copyright din kasi. Kasi pag na-upload na yan sa YouTube at i-re-re-upload mo, syempre ang mag-claim yan, yung may-ari talaga ng video. Okay. Kaya iwasan din po natin yun nung re-uploading. So, ngayon sir, malapit ka nang mag-monetize. Anong pakiramdam? Ayun, sobrang kaba. Lagi ako nagmamonitor sa crew ko kung ano nagiging update. At ngayon ay nagsimula na ako nung Thursday, February 19. Ako nag-apply kasi meron na tayo mga kay na 1.8 na subscribers. Tapos, public watch hour natin is 4,065. 4,065 ang watch hour? Public watch hour natin. Ano yun sir, galing yan sa mga... group chat, is it advisable ba na sumali tayo sa group chat? Mm-hmm. Advisable ba yun? Hindi ba yun makikita ni YT pag sumali tayo sa mga ganoon? Hindi, para sa akin kasi, first of all, realidad naman talaga ng buhay natin, mga kay, na minsan, kung sino pa yung mga kaibigan natin, sila pa yung hindi minsan nakakapag-support. Totoo. Kaya, realidad, at to my observation naman, kahit sa ang larangan, mapa-business yan, mapa-school man yan, and everything, lalo na sa YT, kailangan talaga natin ng community. Yung community na yon siya yung tutulong at susuporta sa mga videos natin. So, hindi siya... So, advisable pala siya na sumali tayo sa mga group chat ng mga small YouTuber, yung mga aspirant na YouTuber. Kasi nga, doon tayo makakakuha at makakalikom ng mga watch hours natin. Pero make sure lang, sir, ang natutunan ko kay sir, dapat pag sumali tayo sa group chat, i-make sure din natin na yung mga kasali sa group chat na yun ay mayroon sa ibang bansa. Tama. Hindi sa ibang bansa talaga. Kasi nga, mas malaki kasi ang value ng oras ng ads pag nasa ibang bansa. Hindi katulad sa atin dito na ang Pilipinas ay ang value is 0.000, basta may mahabang zero pa yon, tas another numbers naman. Hindi katulad sa US, $1 talaga ang equivalent ng bawat ads nila. So, sir, advisable ba na gumamit tayo ng mga promote applications katulad ng sub for sub, view for view, mm-hmm. para magkaroon tayo ng mga watch and subscribers? Advisable ba yon? Kung nagsisimula tayo, sa akin kasi naging part ko lang, naging part din yun. Pero, syempre, meron talaga, hindi ko talaga alam, meron talaga na ang ganda ng subscribers natin biglang bumababa. Siguro I think sir, na-experience ko din yan kasi I have din kasi ng applications na mga ganun before. Mm-hmm. Ang sabi sa akin, kasi seconds lang kasi yun yung ads mo, ay yung viewing mo doon bago ka magkapag-click ng subscription. Oo, dapat so, minimum nila, 3 minutes eh. Doon kasi, minsan kasi pag nag-play ka kasi doon at ang
in-input mo doon na videos mo ay nasa 60 seconds lang. Wala. Marami mang magsusubscribe pero nababawasan. Kanyon, at tinatawag nilang spam. Napupunta sa spam. Kasi kinuha ni Whitey nire-review. Kasi lalo na ngayon, mga K, sobrang higpit ni ngayon ni Whitey. Detalyado na talaga sila ngayon. Sobrang detalyado. Kaya napakaingat lahat. Kahit yung mga ako natin, mga influencer natin sa Whitey, na ngayon ay sobrang ingat. Ultimo nga, pananalita, pagsasalita, mga masamang bibigay mong larawan, videos mo, sobrang ingat lang tayo. Kasi grobang higpit ni Whitey ngayon. So, di ba sir, nasabi mo sa akin premiere kanina? Kasi kanina, bago po kami mag-shoot, nag-usap na kami kung ano yung mga ginawa niya before, bago siya ma-monetize. So, ang sabi niya sa akin, I have to engage daw sa premiere. So, ano po ba yung kaibahan ng premiere sa mga usual na video na ina-upload sa... Parang kasi nung nag-explain sa akin noon, it's mataas kasi yung value daw nung public watch hour kapag automatic na mismo doon sa date and time mo pinanood yung video mo. Kasi para lang kay mga kay para lang kay naglalabas ang teleserye. Kasi ako kay 1 month straight na nag-premiere ako araw-araw yun. Kaya nagugulat sila sa akin, Sam, paano ka nakakapag-upload araw-araw? Samantala yung iba, 3 days, 4 days. Tapos kasi yung editing mahaba pa. Kasi tayo mga kay, napakasimple talaga ng YouTube editing natin. As in, pasok-labas, ganun lang tayo. Kaya mabilis. At pangalawa, doon sa premiere, kailangan maganda ang connection mo. Okay. Kasi pag nag-premiere ka, nag-upload ka, tumatagal na 3 oras, ay may 2 or 3 araw mga kay, pangwaba ang net mo, mabagal. Ha? Si kasi sir, nag-premiere ako kagabi, ina-upload ko yung video ko, nag-start ako ng alas 10 ng gabi, pero sinet ko na lang yung premiere ng 8 a.m. kanina. Uh-huh. Okay yun, advisable ba yun? Hindi, ko naka-upload ah. Basta na-upload na yun. Na-upload na siya? Uh-huh. Hindi, ganun talaga, lalabas talaga siya ng 8 a.m. Automatic lalabas yun. Hindi ka, yun ba yung sinasabi natin? Kasi di ba pag nag-upload tayo nakalagay doon schedule tas set as premiere. Yun ba yun? Yun. Kasi ang ginagawa ko kasi ngayon, nag-start ako mag-premiere, 2 video pa lang ang na-i-upload ko. Nag-start ako mag-premiere last Friday, nag-premiere ako doon. Sinet ko siya ng 2 p.m. Na-upload ko siya ng alas 10 ng umaga. Na-upload ko yung video pero nakaset siya to premiere ng 2 p.m. Okay lang yun. Hindi na-upload yun. Na-upload na ba? Uploaded na siya, pero nakaset to view as premiere siya ng 2 p.m. Hindi, 10 a.m. morning ngayon. Sabi natin 10 a.m. na-upload. Yes. Pero ang play pa, 2 p.m. ng hapon. Uh-huh. Okay, pwede yun. Ganun naman. Ganun talang kaganda kasi kay premiere. Ikaw ang gagawa ng schedule mo. Oo. At yung sa pansin ko kasi nga, syempre, bakit mga kailangan natin maglagay ng set ng time and date? Kasi syempre sa mga kakay natin, itsaabangan nila. Ang ako, para sa akin, ang difference din kasi ng premiere at ang advantage ng premiere kaysa na-upload kagad ng video ngayon, it's at least alam nila meron silang aabangan. Ayun yung pinaka napansin ko talaga kay premiere. Na pag kunyari nag-post ka sa Facebook mo or anything na platform ng social media, at least naka-indicate dun ko anong oras at araw, malay mo, na maging interesado sila at available sila that time na yung mapapanood nila. So sir, nung nag-premiere ako, meron kasing nag-comment doon ng mga website. Tapos pag pinindot mo yung website, meron yung mga porn. Oo. Ano yun? I-delete ko ba yun? Or i-stay ko lang doon? Muli, kailangan i-delete kasi nga napakahigpit ni Whitey. Lalo na kapag nasa mga porn pinapalabas ko. So kaya kasi kanina, nag-premiere ako, may nag-comment na naman. Twice na premiere ko, may nag-comment ng ganong mga sites. So pag pinipindot ko is nasa pumupunta sa mga nude pics niyan. So ginawa ko, dinilit ko. So okay lang 'yun. Posibilidad na kan, pwede kang ikon eh, pwede kang hinahack, mga ganyan or gusto yatang sirain ang iyong channel. May mga ganong concept. Lalo na kapag nagpapasa tayo, wala yung pinagkaiba sa Messenger, Facebook. 'Di ba? Pag na-click mo 'yon, iba ang lumalabas. Tapos biglang mag-hack yung Facebook mo. Kaya kailangan be careful pag nag-link. Hanggat i-delete kagad, huwag nang buksan. So ayun mga ka-ventures, pag may mga ganun kayong ma-encounter na scenario, may mga link doon, huwag na basta-basta buksan, i-delete nyo na agad, klaro na kung hindi kayo familiar sa mga nag-send ng comment na yon. So ngayon sir, last question, ilang minutes, oras ba ang advisable natin na pwedeng i-upload per videos kay YouTube? 8 minutes,
kunyari monetize ka na, ang 8 minutes mo automatic meron na kagad ads, first, end, and middle. Ano yun, sir? Minimum na yun ang 8 minutes. Ang at maximum. si YT na yung gagawa nung ads na yun. Yun nga, first, end, and last. The more na mahaba, the more na maganda, kasi the more na makapaglagay ka ng madaming ads. Pero, ang disadvantage naman nun, the more na mahaba din, syempre nabuburing ng mga nood. Tama. Kaya, hanggat marit, para sa akin, through my observation, 8 minutes minimum, maximum 15 minutes. Kasi parang 15 minutes, 3 pataas na ang pwede mong ilagay na ads. Okay. So, ayun, sir, kasi may na-encounter din ako, ang sabi kasi nila sa akin, dapat 10 minutes na daw i-upload. Tama ba yun? Oh, nasa iyo, basta ang kuhanin mo, para 8 minutes minimum mo, maximum 15 minutes. Tandaan nyo, isipin nyo na lang kung ikaw ang manonood. Tapos manonood din mo ng 10 minutes, tapos interesting pa, sample lang natin. Tatapusin mo yun. Eh what if na nilagay mo nga 8 minutes, hindi naman interesting, hindi nila tatapusin yun. Kaya napaka-importante talaga na ang pinakakuha mo lang doon, wala tayo sa seconds, kundi yung pagiging isang interesado ng tao na panmanonood ang videos mo. Tama. Kasi nakaka-boring naman kasi talaga. Lalo na kung yung in-upload mo ay para lang sa certain na age. At kung mayroong pumasok doon na gustong manood at naboringan, hindi nila mag-i-stay talaga kasi. So dapat pag nag-upload ka ng videos mo, make sure na yung audience mo ay makakatch din sa i-upload mo na video. So ayun mga ka-ventures, natapos na naman ang napakagandang talakayan. Kasama ko si Kakay Sam at doon marami tayong natutunan pagdating sa YouTube upload natin, sa mga videos po natin, at yung mga restrictions na dapat po nating tandaan bago tayo pumasok sa YouTube community. So, maraming salamat mga ka-ventures. Pag na gusto nyo po yung episode na to, huwag nyo pong kalimutang pindutin ang subscription button, yung like and notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga episode na i-upload. So ngayon Sir Sam, mag-promote ka din ng iyong videos. Ayan, syempre mga Cave, please support my channel, ang Sam Pareha Journey, na kung saan mga Cave, puro pagkain, kwentuhan ang nilalaman, at syempre, yung aking buhay-buhay. Ayan, muli mga Cave, Sam Pareha Journey, ang aking channel. Ayan mga Ka-Ventures, subscribe din po tayo sa kanyang YouTube channel kasi monetized na si Sir. Soon, malapit na. Baka Monday bukas malalaman natin. So sana all, 'di ba? Pero malapit na tayo diyan kahit kunting push pa, mamo-monetize na din tayo. So maraming salamat. God bless and stay safe.